Pinagpalang araw mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito po tayo sa ating pong segment, tanong at sagot sa Biblia. At ang ating pong bibigyang linaw ngayon na katanungan ay, may mga Kristiyano po bang makakaranas ng tribulation? Ito po ay ayon kay Pastor Ronald de la Cruz. Mga kapatid, nowadays ay maraming pong mga born again, Kristiyano mananampalataya ang nako-confuse tungkol po sa bagay na ito. But before anything else, let us first look sa tinatawag po nating Kristiyano. Mga kapatid, pag sinasabing believing Jews at believing Gentiles, ito po ay tinatawag na church ayon sa Acts 20:28. At tinatawag rin po itong Christian according sa Acts 11:26, at tinatawag po itong saints ayon po sa Acts 26:10. Ito po ang in general kilala sa katawagan, the Church of Christ or the Church of God. Ngayon mga kapatid, I want to let you know na hindi lahat po ng nasa church are believers, or hindi lahat ng nasa church ay Kristiyano mga kapatid, dahil other ay talagang masasabi natin na wala naman pong ipinagbago ang kanyang buhay, dahil ang tinatawag na Christians, they live like Christ. Kaya nga, di ba, ang Christian is 3 letters longer lang sa salitang Christ. Ang naidagdag lang po ay IAN, kaya tinatawag tayong Christian or makakristo, o namumuhay tayong may Kristo sa buhay. Ngayon, balikan po natin ang tanong mga kapatid, may mga Kristiyano po bang makakaranas ng tribulation? Atin pong basahin mga kapatid sa Revelation 3:10, Tagalog ang Biblia. Sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanglibutan upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa. So makikita po natin mga kapatid ang salitang iingatan sa panahon ng pagsubok, while naman mga kapatid ang makakaranas ng pagsubok ay yung mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Napakaliwanag po ng scriptures para po natin lalong maintindihan mga kapatid ang salitang panahon ng pagsubok. Let us read it in King James Version, Revelation 3:10. Because thou hast kept the word of my patience, I also will keep thee from the hour of temptations which shall come upon all the world to try them that dwell upon the earth. So dito ang binanggit naman po ay temptation, brethren in Christ. And let us read it also in Amplified Version, Revelation 3:10. Ito ang wika ng Biblia. Because you have guarded and kept my word of patience, endurance, have held fast the lesson of my patience with the expectant endurance that I give you, I also will keep you safe from the hour of trial or testing, which is coming on the whole world to try those who dwell upon the earth. So, dito mga kapatid, ang salitang iingatan ay hindi po tayo makakaranas, hindi tayo makaka-experience ng tinatawag natin Great Tribulation, dahil ito po ay great promises ng ating Panginoon na iingatan tayo sa panahon ng pagsubok, samantala ang mga taong nananahan sa lupa ay makakaranas po ng tinatawag nating pagsubok. At ating pong i-define sa Greek word, brethren in Christ, the word keep sa Greek word ay tereo, meaning to guard from loss or injury properly by keeping the eye upon, and thus differing from Greek 54:42, which is properly to prevent escaping. And it translated hold fast, keep, keeper,
Observe, observe, preserve, reserve, watch, brethren in Christ. So yun po ang ibig sabihin ng keep. Again, if we are going to define, if Christians will experience great tribulation, maliwanag na the Lord will keep us from tribulation. At ang church po ang kanyang iingatan. Ngayon, ang sabi po sa 1 Thessalonians 5:9 hanggang 11, Tagalog ang Biblia, sapagkat tayo'y, ang wika ni Pablo sa mga mananampalataya sa Thessalonica, sapagkat tayo'y hindi itinalaga ng Diyos sa galit, kundi sa pagtatamo ng pagkaligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Bago po natin ipagpatuloy, maliwanag na ang church, ang mga believers, ang mga Kristiyano or ang mga saints ay hindi po itinalaga ng Diyos sa galit dahil ang Great Tribulation, ito po ay pagbuhos ng puot ng Diyos, galit ng Diyos, mga kapatid sa sangkatauhan. At ating pong ipagpatuloy, mga kapatid, sa 1 Thessalonians 5:9 hanggang 11, Tagalog ang Biblia, sapagkat tayo'y hindi itinalaga ng Diyos sa galit, kundi sa pagtatamo ng pagkaligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo na namatay dahil sa atin upang tayo sa gising o tulog man ay mga buhay tayong kasama niya, dahil dito kayo'y mangagpangaralan at mangagpatibayan sa isa't isa sa inyo gaya ng inyong ginagawa. So here, brethren in Christ, it is very clear enough na we are not destined para po sa puot ng Diyos or wrath of God, dahil we have been already saved by our Lord Jesus Christ. At dito po, mga kapatid, kung ating ipagpapatuloy, dito po sa 1 Thessalonians 5:23, ito naman po ang wika ng Tagalog, ang Biblia. At pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. So meaning to say, mga kapatid, we need to preserve our spirit, soul, and body until the Lord comes. Ito pong tinatawag na until the Lord comes, ito po ay yung pagparito ng Panginoon sa alapaap, which known as rapture. Kaya mga kapatid, talagang hindi tayo itinalaga ng galit ng Diyos and we will be raptured sa pagparito ng ating Panginoon. Kaya Paul admonished the Thessalonians believers to preserve their spirits, their souls, and their bodies until the Lord comes. And ito po mga kapatid ay hinulaan na po even in the Old Testament in the time of Prophet Isaiah. At ating pong mababasa ito sa Isaiah 26:19 hanggang 21. Ito ang ating mababasa sa Tagalog ang Biblia. Ang iyong mga patay ay mga bubuhay. Ang aking patay na katawan ay babangon, magsigising at magsiawit kayong nagsisitahan sa alabok, sapagkat ang iyong hamog ay gaya ng hamog ng mga damo at iluluwa ng lupa ang mga patay. Ikaw ay parito, bayan ko. Pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang iyong mga pintuan sa palibot mo, magkublikang sandali hanggang sa ang galit ay makalampas. Sapagkat narito, ang Panginoon ay lumalabas mula sa kanyang dako upang parusahan ang mga nananahan sa lupa dahil sa kanilang kasamaan, ililitaw naman ng lupa ang kanyang dugo at hindi natatakpan ang kanyang nangamapatay. So here, brethren in Christ, it is very clear enough na tayo ay ikukubli or ishishelter ng ating Panginoon as church.
hanggang sa lumipas ang galit ng Diyos. At alam naman po natin mga kapatid na pagka naririnig natin ang galit ng Diyos or wrath of God, it refers sa great tribulations. At ito po ay ipiniliwanag po ni Pablo sa mananampalataya sa Korinto at ating pong mababasa sa 1 Corinthians 15, 50-54, ito ang wika sa Tagalog, ang Biblia. Sinasabi ko nga ito mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos, ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. Narito, isinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak, at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Datapwat, pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, kung magkagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. So here, brethren in Christ, ay ipinaliwanag po ni Apostle Paul sa mananampalataya sa Korinto on how the Lord will change our corruptible body into incorruptible body, brethren in Christ. Kaya again, the purpose of this first resurrection for the believers ay upang hindi po natin maranasan ang great tribulation. At ito po ay pinagtibay ni Pablo sa kanyang sulat sa mga mananampalataya sa Thessalonica, at atin po itong mababasa sa 1 Thessalonians 4:13 hanggang 18, Tagalog ang Biblia. Ngunit hindi namin ibig na kayo'y di makaalam, mga kapatid, tungkol sa nanga tutulog upang kayo'y huwag mga lumbay na gaya ng mga iba na walang pag-asa. Sapagkat kung tayo'y nagsisisampalatayang si Jesus ay namatay at nabuhay na maguli, ay gayon din naman ang nanga tutulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya, sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon na tayong nangabubuhay na nangatitira hanggang sa pagparito ng ating Panginoon ay hindi tayo mga uuna sa anumang paraan sa nangatutulog, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin, at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman, kaya't mangag-aliwang kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. What a precious promises of God sa ating mga mananampalataya, sa ating na church, sa ating na mga Kristiyano, sa ating na mga banal ng Diyos. Kaya mga kapatid, uulitin po natin, tayong church ng Panginoon, tayong mga Kristiyano, tayong mga banal ng Diyos, tayong mga mananampalataya, ay hindi po tayo itinadhana o hindi tayo itinalaga sa galit po ng Diyos. Kaya bago po dumating ang pagsubok, ay tayo po ay dadagitin o aagawin kasama ng mga namatay kay Kristo, at sasalubungin natin ang Panginoon sa mga alapaap. So ngayon mga kapatid, para lalong maging malinaw, let us look sa timeline when the rapture will take place. At ito po ang ating makikita, rapture in the timeline. So, Old Testament, then after Jesus Christ died on the cross, tinatawag po natin yan Church Age, sa panahon po ng Pentecost, brethren in Christ,
At ito nga po ang Eklesia. And then, pagkatapos po niyan, mga kapatid, ay yung rapture of the church na tinatawag po sa Greek word na harpazo. And then after that, magti-take place yung judgment, tinatawag po natin mga kapatid na 7 years great tribulation, 3.5, 3.5. At while in heaven naman ay naandun po yung Bema Judgment or Judgment Seat of Christ. Then after that, magti-take place po ang Battle of Armageddon. Then after ng Battle of Armageddon, Millennial Reign ng ating Panginoon. And after Millennial Reign ng ating Panginoon, magti-take place po yung Final Battle. And after Final Battle, ito po ang Mega Judgment na tinatawag natin na Great White Throne Judgment. And then End of the World. So kung ating pong pagmamasdan ng mabuti ang timeline, makikita po natin na ang rapture of the church, which in Greek word ay harpazo, will take place before the 7 years great tribulation. So therefore, ang mga mananampalataya, ang mga Kristiyano, ang mga banal, o ang Iglesia ng Panginoon will not experience the 7 years great tribulation. Kaya yung ating sagot, mga kapatid, Christian will not enter and experience great tribulation. And I hope, once again, I answer the question, may mga Kristiyano po bang makakaranas ng tribulation ayon kay Pastor Ronald de la Cruz? And again, our answer is, Christian will not enter and experience great tribulation. Kung kayo po ay mayroong mga katanungan, don't hesitate, brethren in Christ, to comment your question para sa mga susunod po nating pagtatalakay ay bibigyan po natin ng kasagutan anuman ang maaari ninyong maging katanungan. Muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Lito, na lagi pong nagsasabi, have a blessed day. God bless us all.